And welcome back to my channel again. It's Amliv TV Vlogs. So for today, hello, meron na naman ako guys na bagong menu for all of you. So guys, ang main ingredient natin dito is, of course, nakikita nyo naman, it's really a zug po, alright? It's a sug po, okay? Big shrimp, okay? So, it's a prawn, alright? So, ayan guys, okay? It's really fresh. Okay, so, yeah. Binili ko yan sa SM Supermarket. Alright. And then, of course, actually, hindi ko pa nasasabi. By the way, ang ating title ng menu for today is garlic butter shrimp. Alright, so simple lang yan guys. Okay, masarap siya at social na klaseng pagkain. Napakamahal nito kapag in-order ninyo sa mga exclusive restaurant. Pero ako, lulutuin ko lang guys. Okay, and I'm just gonna show you this how to cook this kind of menu. Okay, so simple lang to guys, lutuin, pero napakasarap niya. Okay, so ayan, so ang main ingredient natin guys is jaran, ayan na nga, nakita nyo na kanina pa. Toink. Okay, it's a shrimp. Okay, it's a prawn. Okay, and of course, syempre hindi ko pa nagagayat guys, just to show you yung kung ilang pieces ang kakailanganin natin for this amount of shrimp. Okay, so I'm gonna be needing 2 pieces of onion. Next is yan, 3 cloves of garlic. Okay, so yan ang main ingredient natin kasi ang menu natin nga is garlic butter shrimp. And of course, hindi mawawala ang Magnolia Dairy Cream Butter Milk. Yan guys, okay? So actually, meron pa tong isa pang ingredient. Kaya lang, pwede rin namang optional na wala nun, which is either a Sprite or a 7-Up. Alright? So yan guys, intro ko lang muna yung aking mga ingredients. So later, gagayatin ko tong onion, 2 pieces of onion, and then also the 3 cloves of garlic. Okay, but for the meantime, isasaksak ko na muna ang aking, of course, La Germania. Okay, para habang nagagayat ako later ng onion and garlic, so iinit na siya. Alright, so let's see. I'm gonna put my temperature of La Germania into high. Of course, para mabilis siyang uminit. Alright! So, that's for now, okay? So, later, I'm gonna show you yung cut onion and cut garlic. Okay? And also, before I forget, daran, my simple cooking pan, of course. So, malawak dito maghalo. So, ito muna ang gagamitin ko. Alright? So, sa mga next cooking tutorial ko, yung nonstick ko naman. Alright, guys! See you later! Okay, everyone! Let's make a recap of the ingredients. So, here's the butter. Natanggal ko na sa lalagyan. And then, of course, the shrimp. And then, nagayat ko na ang jaran, onion, and also the garlic. At tirahan ko daw si Daddy ng konting garlic na cut kasi magsasangag daw siya. Magluluto daw siya ng fried rice, guys. Alright, so ayan. Masarap din si Daddy kasi magluto eh. And then, of course, ang ginisa flavor seasoning mix ang nagbibigay sarap sa aking mga lutuin. Alright, and just to taste, eto sa mga lutuin ko, of course, the iodized salt. And of course, kailangan natin maglagay ng ground black pepper para mas masarap siya. Okay, and then of course, I'm gonna fix this up, okay? So, yan, kukuha na ako ng pang sandok. And then, I'm gonna
I'm gonna check yung aking cooking pan. So I think this time it's hot already because 5 minutes is already done. All right. So ayan guys, as you can see, meron na siyang konting butter, no? Tinest ko lang kung mainit na siya. And mainit na talaga siya. All right. I'm gonna put this na, okay? Whole butter. Okay? Ayan, napakamadikit niya sa mangkok. Ayan, okay. So, ayan guys. Ayan. Imi-mix-mix up lang natin siya, okay? Para medyo matunaw na siya, alright? So, habang natutunaw siya guys, ilagay na natin ang garlic. Why? Para na, bakit? Kasi para, since buo pa siya, no, habang natutunaw siya, nandyan na yung garlic, alright? So, ayan, para sabay maluluto. Kasi pag sobrang nainita naman yung butter, masusunog siya, alright? Kasi mabilis masunog yan, guys. Okay. Okay, that's already a tip, okay? So, next. Wait, haluin muna natin bago mag-next sa sibuyas. Alright, so ayan, konting halo-halo, then just a little bit of mixing up, and then next is onion, I mean, okay, let's put the onion. Okay, so ayan guys, yan lang naman ang ingredients niya, di ba? Napakasimple, pero napakasarap, ubod ng sarap nito pag naluto. Oh my goodness, oh my gosh, napakasarap nito, I'm telling you guys. Sobrang napakamahal nito sa restaurant kapag in-order. Pero ako, niluluto ko lang siya. Okay guys, pwede rin kayo magluto nito sa bahay ninyo, alright? So, ayan na nga, okay? So, medyo lulutuin lang natin ng konti yung garlic and onion. And then, wag naman natin sosobrahan na matutoast kasi hindi na masarap sa taste kapag medyo sunog siya or toast, okay? So, yung sakto lang, tama lang. Alright, so ayan, medyo iboboil-boil lang natin ng konti, okay? So, ayan, okay? So, ayan guys, as you can see, yan, nagbo-boil-boil na siya, alright? So, medyo haluin lang natin ng konti, okay? So, ayan, nako, kung naaamin nyo lang, ang bango ng smell niya, guys. Ayan. See, kasi yung butter, ang sarap-sarap. My gosh, ang sarap ng smell niya talaga. My goodness. So, it's about time for us to, I'm gonna put this, the main ingredient, which is the shrimp, the prawn. Alright, so ayan. Ganyan lang kasimple, my goodness. As you can see, meron na akong mga nabalatan, guys. Tignan nyo. May mga nabalatan na ako na shrimp. Okay? This is actually exclusively only for my son. Yung mga balat na, okay? Binalatan ko na. Kasi yung son ko, para hindi na siya mahihirapan mag-balat kapag naluto. Pero as you can see, this, yung other shrimp, wala, hindi pa siya balat, meron pa siyang balat, okay? So ayan, exclusively para sa amin naman ni Daddy. Okay? So ayan, at wag ninyo itatapon, guys. Another tip, okay? Wag ninyong itatapon yung mga kung meron kayong binalatan na shrimp, wag ninyong itatapon. Si eto yan, no? Kasi nandiyan yung lasa, okay? Nandiyan pa rin yung lasa, guys, okay? So, ayan. So, wait lang natin siya, no, na kumulo. But, habang wait natin siyang mag-boil, of course, lagyan na natin ito, okay? Ginisa flavor seasoning mix para nandiyan na yung lasa niya kapag hinalo siya. Kasi, guys, another tip, okay? Actually, ito kasing trivia and another tip. Kasi itong actually yung mga seafoods na ganito, crab, lobster, shrimp, shells, yung mga ganito, especially the shrimp, napakabilis pong maluto niyan, guys, okay? Basta seafoods,
any kind of seafoods, I mean, toink, na bubulol na naman si Amlie. Alright, toink. Okay, again, basta mga seafoods, guys, any kind of seafoods, mabilis yan maluto. Tahong, any other shells, yung mga halaan. So, basta, kapag, when we say seafoods, napakadali po niyang lutuin. Alright? So, minutes lang yan. Okay? For about 5 to 6 minutes, luto na yan. Alright? Depende sa temperature ninyo ng inyong stove. Okay? And also, I'm gonna put this ground black pepper. Okay? So, pampalasa rin yan, guys. Okay? So, yan ang magbibigay spiciness sa ating buttered shrimp garlic. Alright? Okay? And also, the don't forget the iodized salt to put this, okay? Because, just to taste, okay? Konting-konti lang, guys, okay? Then, kung medyo matabang pa, i-adjust nyo na lang, okay? So, ayan. And then, imimix nyo lang siya. Oh, by the way, guys, another tip. Actually, it's an optional, okay? So, pwede ninyo din ito lagyan ng, it's either a 7-Up, or a Sprite, alright? Yung soft drinks, guys. Okay? So, pwede ninyo itong lagyan din. But it's actually an optional. Kung gusto nyo lang din naman. Kasi, yun naman, mas magbibigay ng masarap, kasarapan sa ganitong klaseng seafoods na shrimp. Okay? So, actually, history lang, oh, no? Ang nanay ko, actually, kapag nagluluto ang nanay ko noon ng shrimp, crabs and halaan, nilalagyan ng nanay ko ng it's either 7-Up or Sprite kasi pampalasa, pampadagdag taste, okay? Additional taste sa mga seafoods na ganito kasi mas lalong sasarap, okay? So yun, guys, but actually it's an optional lang naman. Kung hindi ninyo gusto lagyan, pwede rin naman, just like ako ngayon. Since hindi na ako nakabili ng 7-Up or Sprite sa supermarket, I just forgot it. So, hindi ko na lalagyan ngayon, guys. Alright? So, ayan. Okay? So, ayan, no? See? Ang bango, guys. I'm telling you. Oh, my goodness. See? Wala pang 30 minutes. Oh, maluluto na siya. Napakabilis kasi talaga maluto, guys, kapag seafoods. Okay? Tandaan nyo yan, guys, okay? It's an additional knowledge for you, guys. Kapag seafoods, any kind of seafoods, okay? Napakabilis na maluto. See? Ah, nagbo-boil na talaga siya. Wow! Firm na firm yung ano ko, oh. Ang ganda, oh. Fresh na fresh kasi. Look, guys, oh. So very yummy. Nako, nagugutom na ako. In fairness, samoy pa lang niya sa smell. My goodness. Very, very, nakakagutom talaga na. Actually, this gonna be for our lunch time for today. Today is Saturday, October 10. Alright? Today is Sunday. I mean, October 9 kahapon, birthday ng tatay ko. Saturday kahapon, October 9. Happy birthday to my father, to my loving military father in heaven. Alright? Ang aking magiting na tatay, ang aking magiting na sundalo na tatay. Happy birthday in heaven. Okay, yun na nga. Today is October 10, Sunday. So, this is gonna be our lunch for today. So, ayan. Today is Sunday, kaya may magulo dito sa bahay. Si Daddy Yo. Si makulit na Daddy Yo. Okay? So, ayan. Ayan, ang bango-bango. Oh my gosh. Ang sarap-sarap nito, guys. My goodness. Naaamoy ko na. Kung naaamoy nyo lang, my goodness. Magluto rin kayo nito. Ang sarap. Yun nga lang, guys, medyo may kamahalan ang shrimp. Ang sugpo, medyo may kamahalan. Pero, pwede nyo naman pag-ipunan, guys, okay? Mag-ipon kayo. So, kahit 1/4 lang, bili kayo, okay? So, yun, luto lang kayo. Hindi naman masama na
na paminsan-minsan mag-iba naman kayo ng ulam, yung masarap, okay? Na ganito. Alright? So, yon. Hindi naman araw-araw eh, okay? So, ano nyo lang, kumbaga, test nyo lang, okay? Okay, ayan, haluin natin. My gosh. Actually, guys, kapag seafoods, konting halo lang yan, okay? Huwag nyo masyadong rat-ratin ng paghahalo kasi malalamog ang ating shrimp. So, just a gentle mixing up lang, okay? Just a gentle mixing. Like this one, what I'm doing right now, I'm just gently doing a mixing here, okay? So, ayan, ang sarap. Ako, gutom na ako. Tom goods na ako. Nako, fight na naman ang son ko nito. Chow na naman ang son ko nito. At si Kulit na daddy, yo. Okay, ayan, guys. Okay, so ayan, no. See, ang ganda. Ang ganda ng mga shrimp na pinili ko. Okay, sa SM yan, guys, oh. Okay. Actually, sa palengke, pagka umaga, yung early in the morning, mamamalengke kayo, mga 6 a.m., oh, mga fresh lahat ang mga ano yan sa palengke. Mga fresh ang mga gulay, mga seafoods, mga pork, fish, ganyan. So, ayun. Yun nga lang, gigising kayo early in the morning para ma-tsempohan ninyo yung mga fresh na mga paninda sa palengke. Okay. Yan. Wow. So, yan. Ganun lang kasimple, guys. Nakita nyo naman. Garlic, onion. Onion, garlic. Yan. Ang laging magka-partner sa mga lutuin. Okay? Hindi maghihiwalay ang dalawang yan. Garlic and onion. Forever, lifetime na magkasama lagi sa lutuin. Okay? So, as you can see, yan. Nagbubol na siya ng gusto. Okay? So, mga... After 1 minute more, i-off ko na ang aking larger manya kasi luto na siya after 1 to 2 minutes. Okay? Yan, diba? So, ang daling niyang lutuin, guys. Okay? Pero kung pupunta kayo sa exclusive restaurant gaya sa Resorts World, kumain kami doon sa Red Crabs Restaurant. Nako, napakamahal ng garlic butter shrimp na ito. Pero ako, niluluto ko lang ngayon. So, ayan, guys, ha. Oh. Bango. See? Ayan, oh. Grabe. Nako, chow, chow, chow na naman. Chow, chow, chow na naman. Whether it is a plain rice or a fried rice, so very yummy nito. Grabe, as in. So, ayan, guys, okay? So, talagang ball na siya at nakita naman natin yung shrimp at luto na siya, okay? So, wag nating i-overcook, okay? Kasi yung balat ng shrimp, madidikit ng husto. Kapag kasi, oh, another tip, guys, ha? Kapag kasi na-overcook, yung usually yung balat ng shrimp, talagang madikit na badikit na yan kapag kinain. So, maganda yung ganyang, ano lang, sakto lang. Okay? So, it's about time for me to off now my La Germania from high. I'll be switching this to off already because I'm done cooking now, okay? So, yung left heat, sakto na lang yan, okay? And then, I'll gonna be taking off the outlet now because I'm done cooking. Okay? So, see guys, ayan, oh. See? Yung remaining heat ng electric stove ko na La Germania, sakto na lang yan para maluto pa. Okay? So, sakto na lang yan para yan. Naku, yung sauce pa lang nito, guys. You see? Ayan! Yung sauce pa lang nito, nako, ulam na. Okay? Yung sauce and the mga ricados nito, ulam na. What more pa kaya this?
You want more pa kaya itong shrimp talaga? So very yummy, guys. Okay. So, ayan. Okay. After siguro mga 15 seconds. Okay? Hahanguin ko na to. After after 15 seconds hahanguin ko na siya kasi luto na 'yan, oh. Ganyan lang kasimple, 'di ba, guys? Ayan, luto na. Bilis, 'di ba? Oh, see? Basta seafoods, 'yan ang gustong-gusto ko kapag seafoods. Okay? Kapag seafoods ang niluluto ko, napakabilis lutuin at napakasarap. Okay. So, ayan guys, eto na nga. So, luto na at nahango ko na. Na-transfer ko na sa big bowl. Ayan, as you can see, ayan. Tingnan nyo naman guys. Ayan yung sauce, okay? So, napakasarap. Sauce pa lang, ulam na. At saka, mga ricados pa lang, ulam na. Ayan yung shrimp, okay? So, ayan yung may balat, okay? So, eto naman guys, yung... As you can see, eto guys yung nabalatan ko na, okay? So, exclusively for my son only kapag yung ganyang balat na, okay? Para hindi na mag-messy pa ng hands yung son ko, okay? So, ayan, love na love ko talaga yung son ko, okay? So, binalatan ko na para ready to eat na lang siya. Pero yung may mga balat na yan, yung buo pa na yan, yan, exclusively para sa amin yan ni daddy kasi mahiling mag masarap magkutkot niyan guys, alam nyo ba? So yan, oh see, oh ayan, so hindi ko, as you can see, hindi ko tinanggal, I mean yung mga tinanggal ko na balat hindi ko tinapon. Ayan, wag nyo guys, tip, another tip, okay, wag nyo itatapon kasi napaka masustansya rin ng lasa niyan, okay? So nandyan yung lasa ng shrimp, okay? Masustansya kasi, by the way, masustansya rin ang shrimp, guys, okay? Punong-puno po ito ng iron and iodine, alright? So, yan. So, kain kayo. Pero, wag nyo naman sosobrahan kasi yung ibang seafoods, nakaka-high blood, gaya ng crabs. Pag nasobrahan kayo sa crabs, nakaka-high blood siya, alright? So, ito namang shrimp, hindi naman siya ganun na sobra-sobrang nakaka-high blood gaya ng crab, okay? So, ang shrimp, yun nga, may iodine and meron din siyang iron, okay? So, ayan guys, so it's time for tikiman! So, ayan, titikman ko na yung sauce muna, okay? Sauce and then yung ricado later. Mmm, grabe! Ang sarap ng sauce. Grabe talaga. Ang so yummy. Sauce pa lang, ulam na guys. Okay? So, tikman naman natin yung ricado. Okay? Ayan, see? Yung garlic and onion. Okay? So, tikman natin. Okay? Ako, ang init. Napaso yung dila ko. Anyway, ang sarap guys. Grabe. Sobrang sarap. Sobrang yummy. Perfect. Okay. So, ayan guys. Kung gusto ninyong magluto nito, magluto kayo. Okay? I suggest magluto kayo. Sobrang yummy. Kahit at least once a month or once a week, magluto kayo. Okay? So, kasi medyo may kamahalan ang shrimp. Kung hindi ninyo afford, mag-set kayo ng budget. Kahit at least once a month. Okay? So, hindi naman masama na at least paminsan-minsan masarap din kayo ng ulam. Alright, so diba ano naman natin yan, kumbaga deserve naman natin yan na mag-ulam tayo na masarap paminsan-minsan. Okay, so ayan guys, so ayan nga for today's vlog, ang menu ko at ay ang garlic butter shrimp. So, ayan guys, okay? Oh, by the way, if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, it's Amliv TV Vlogs. And please subscribe now. And please don't forget to click the bell button para always get notified kayo every time na mag-upload ako ng new video vlogs ko. Okay? So, see you then, guys. Bye for now. And see you again on my next video vlogs. Bye. It's time to eat. Okay. Butter, shrimp, garlic. Mmm, so yummy.